Com. Grabe ito guys, hindi ko alam kung nagkataon lang ba talaga or ito talaga yung gustong ipagdikdikan sa inyo ng inyong mga gabay when it comes to your reading, kasi ang additional message na nakuha natin sa inyo is door to personal healing and happiness at saka man holding a heart. Sabi ko naman sa inyo guys, may forever talaga kayo, may forever happiness kayo nitong person nyo, mga kapiksi dito sa love life nyo. Sa mga kapiksi natin na na-enjoy na itong moment na ito, congratulations kasi. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? So, ito isang timeless reading para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to, guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy, guys, yung suggested approach and yung potential future ng inyong story. So, shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng Leo. So, Leo, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Ito ay combination ng positive and negative energy, guys. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. So, where you are right now, Leo, for some of you guys, nakita nyo na yung the one para sa inyo or pwedeng nasa in a relationship ka right now with the specific person na you are currently enjoying, no? Tapos parang pinapagpasadyos mo na lang or bahala na kung anong susunod na mangyari. Parang ganun mga kapiksi. Pero right now, you're enjoying the moment. At saka parang yung iba sa inyo guys, parang reflection ng sarili nyo. Kumbaga parang nakikita nyo yung sarili nyo dun sa person, yung lahat ng hinahanap mo, and parang ganun, parang pwedeng soulmate eto mga kapiksi, parang for some of you, pwedeng you have a lot of compatibilities with this person, and parang feeling mo siya yung soulmate mo, guys. Ayan, no, lovers. So, this is more on potential, mga kapiksi. Pwedeng malayo pa yung malating. This is more on love energy, guys, no? At least based dito sa ating energy na na-pick up. So, merong potential na mas lalo pang lumalim yung pupuntahan ng relationship nyo, mga kapiksi. Ngayon, kung kayo naman ay, let's say, for example, matagal na kayo sa relationship na yan, mga kapiksi, lalo pang pwede natin sabihin na pang forever, yun yung ini-aim nyo, mga kapiksi, or kung hindi naman kayo nagsasama pa, parang ini-aim nyo na makasama nyo tong person na to pang habang buhay, guys, okay? So, nakikita natin dito na malalim yung connection nyo with this person, guys. And what you need to focus on, alisin nyo yung mga duda, guys, no? Kailangan i-eliminate yun if kung gusto nyo na magkaroon ng harmonious na relationship with this partner or specific person, lalo na kung ang goal nyo is pang forever, kailangan matuto kayo magtiwala dun sa person nyo, kailangan alisin yung mga insecurities nyo, and kailangan i-eliminate nyo yung mga doubts and fears nyo dun sa person nyo and dun sa relationship, mga kapiksi. Kasi yung mga duda, yung mga kuda, mga kapiksi, no? Yan yung parang anay na sisira sa relationship nyo, mga kapiksi. Kasi the more you doubt them, even if it's not true the first time, pero you keep on doubting them and doubting them and doubting them, lagi mo lang pinagdududahan, ganyan-ganyan, eventually, it will be pushed out in your reality. Okay? So, alisin, no? Alisin yung mga duda dun sa person, mga kapiksi. In your recent past, you've been alone, no? And kumbaga sa inyo, parang meron, dumating kayo dun sa point na parang naiinggit kayo dun sa ibang tao kasi nakita na nila yung the one nila, naiinggit kayo. If you are into social media, guys, parang naiinggit kayo dun sa mga couples na nagpo-post ng mga lovely pics together with their specific person, mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo, parang feeling ko na matagal din kayo naging single, guys. Pero right now, hindi na. Yun yung past nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. And then, your greatest strength, mga kapiksi, no, you've been through a lot.
guys, pwedeng ano to, no? Pwedeng sa past na yung tipong relationship ng parents mo, relationship ng mga uncle mo, auntie mo, ganyan, tito, tita, mga kaibigan mo, parang nakita mo lahat ng worst na pwede sa isang relationship. Yung mga nakikita mo sa mga drama, sa mga TV, ganyan-ganyan. Kaya parang yung iba sa inyo, I'm sensing na nagkaroon kayo ng traumatic past, guys. Pero, at the same time, yun din yung nag-ano sa inyo, nagbigay sa inyo ng parang perception na hindi ko itong mararanasan. Ganon, yung parang ganon, parang para sa'yo, prinsesa ka, and makikita mo yung Prince Charming na para sa'yo. And likewise, no, kung magkaiba kayo ng, kung iba yung gender nyo, kabaligtaran, mga kapiks. Alright? Okay. And then, in the near future, guys, ayan, for some of you guys, parang mag-o-offer pa. Excuse me lang, inom na akong tubig, guys. Pasensya. Sorry, guys, kasi pagtuloy-tuloy yung salita, nakakauhaw talaga. Anyway, in the near future, mga kapiksino, parang baka dumating yung discontentment sa inyo, mga kapiksi, which is, hindi naman sa discontentment, pero parang magsisimula ito kapag meron kang nakita na isang pangat na ugali ng person mo. And doon yun, guys, no, kapag nakita nyo, tas ayaw nyo, tas tinitigan nyo, tas uulit-ulit kapag palagi nyo nire-replay sa isip nyo. So, i-eliminate nyo, guys, yung negative, accentuate the positive. Kumbaga, lahat tayo, guys, meron tayong pangat na ugali and meron din tayong magandang ugali. Even your SP, do. So, make sure na yung mga pangat na ugali nila, huwag nyo masyadong titigan. Instead, purihin nyo and focus kayo dun sa magagandang ugali nila, guys. Para in the near future, yun din yung makita nyo sa kanila. Kasi, magsisimula kayong makakita ng mga pangat na ugali ng person nyo. And it will bring you disappointment in the future, guys. So, wag na. Huwag nyo nang titigan yung mga kapangitan ng ugali nila, mga kapiksi. Suggested approach, guys, is maging compassionate, no? Kailangan talaga sa relationship yung merong pagkukumbaba, pag-understanding, ganyan, pagmaunawain, pagiging compassionate. So, importante yan, guys. Very important role, importanting ingredient, importanting sangkap sa isang relationship. It doesn't matter kung ikaw yung gumagawa nun or yung person mo yung gumagawa nun. As ang importante is meron, no? Merong ganong klaseng sangkap sa relationship, mga kapiksi. Alright? Okay. And what you need to know, eto, guys, parang bibigyan kayo, this is parang second chance, no? Ni universe, or di ko alam kung ilang chance, pero parang bibigyan ka ng chance ni universe na makita mo sa salamin ng buhay mo, no? Yung talagang relationship, ideal relationship na gusto mong ma-experience sa buhay mo. So, alisin mo yung sa isip mo yung sinasabi nila na walang forever. Hindi yun totoo, mga kapiksi. May forever, okay? May forever. So, huwag kayo maniwala dun sa mga nagpapalaganap ng mga ng mga ganong klaseng quotes, guys, okay? May forever para sa love life nyo, Leo. And then your hopes and fears, mga kapiksi, communication, no? Ito yung hope. Ito yung magdadala ng hope or magandang pag-asa para mapanatili yung magandang relationship nyo. Communication sa isa't isa. Panatilihan na dapat palagi kayo nag-uusap ng person mo para magkaroon kayo ng close connection, close communication, ganyan. Mas maganda yung nag-uusap, mga kapiksi, para kumbaga para align kayo sa isa't isa. Sabihin mo sa kanya yung mga in-expect mo, and tanungin mo rin sa kanya yung mga expectations niya from you, and then from there mag-compromise kayo, mga kapiksi. Okay? And yes, in the near potential future nito, guys, feeling ko maraming anniversaries kayo na isa-celebrate in the future, guys. Okay? Maraming anniversaries kasi nga, sabi ko sa inyo, guys, may forever kayo nitong person na to, guys. So, more celebration to come, more life to come, more anniversaries to come para sa inyo, Leo. Kaya, yan, guys, i-mind-mind nyo na yan. Sa comment section, mine, my forever,
mine forever love, mine harmonious relationship, ganyan, mine panghabang buhay na relationship, if in case na naka-resonate kayo dito. Pwede nyo guys pakinggan yung pampaloyal, pampastay, yan, mga pampamahal, yan, na subliminal dito para may forever kayo ng person mo, mga kapiksi, habang buhay kayong magsasama ng everlasting, never ending relationship. Okay, alright, so makagawa nga ng bagong subliminal ang ilalagay natin, title may forever. Abangan nyo yan guys. Okay, so yeah, comment down below, Leo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, shuffle natin to guys. Tingnan natin yung additional na message for you habang sinashuffle natin to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman guys. Ngayong 2024, mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. And meron tayong promo ngayong April guys. Magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. And meron din tayong email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. Grabe ito guys, hindi ko alam kung nagkataon lang ba talaga or ito talaga yung gustong ipagdikdikan sa inyo ng inyong mga gabay when it comes to your reading, kasi ang additional message na nakuha natin sa inyo is door to personal healing and happiness at saka man holding a heart. Sabi ko naman sa inyo guys, may forever talaga kayo, may forever happiness kayo nitong person nyo, mga kapiksi, dito sa love life nyo. Sa mga kapiksi natin na na-enjoy na itong moment na ito, congratulations, kasi super happy ako para sa inyo. Hindi kasi biro, no, yung magkaroon ng problema sa relationship. Marami tayong mga nababasang comment dyan sa ating comment section madalas, yung mga may problema sa relationship. So, kung nakaka-resonate kayo sa reading na to and talagang maganda, masaya yung relationship nyo, congratulations guys. And then sa mga kapiksi naman natin na may mga problema sa relasyon, mga kapiksi, no, sana makaresonate kayo dito one way or another. And huwag kayong mawala ng pag-asa kung gusto niyo talaga maging ma-okay yung relationship nyo. Sabayan nyo ng dasal, positibong mental diet, makinig kayo ng mga subliminals, makakatulong yun sa inyo mga kapiksi. Pero kailangan magkaroon ng forgiveness, ng acceptance, and love yourself mga kapiksi. It's an important ingredient, no, para sa isang harmonious na relationship din guys. Okay, so grabe talaga, may forever talaga kayo Leo. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal guys. Pakinggan nyo para maging maswerte kayo ngayon 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.